yun po, maglalaan po tayo ng yun nga po, ano, supposedly po kasi yung walk-ins, eh para po doon sa wala nga ka-access-access man lang sa internet, sa laptop, o sa smartphones. Ano po, ito po yung pina-fine-tune po ngayon ng DSWD with the help of the LGU, ano po, na maglaan din po kami ng panahon para naman sila ay ma-identify namin at tulungan namin na makapag-online register pa rin. Although, not to preempt po yung aming mga ginagawa ngayon, maaari pong mag-contact tayo ng mga offsite po na payment para doon po sa mga lugar na ito. Ano po, siyempre kami din po sa DSWD, yung milistahanan, yung kumbaga ay merong profile of the four. So kahit papano po, meron na rin po kaming mga areas na ina-assume namin na dito yung mga kababayan natin na wala talagang ka-access-access sa internet. So kasama po dyan yung maaaring magkaroon nga tayo ng offsite payouts, ano po, sa tulong po ng DILG at then ng DSWD. Para kahit po sila na hindi nga po makapag-online register, eh mabigyan din naman natin ng pagkakataon, ano, na ma-avail po itong educational assistance natin. Yes, idagdag po lamang po dun sa nabanggit ni Sec. Romel, we recognize naman po na may mga areas po talaga tayo that are geographically isolated and disadvantaged, remote areas na baka wala po talagang internet connections, kung kaya nga po our field offices are tasked to prepare their implementation plan in cognizance of the peculiarities doon po sa ground. So they can develop or devise strategies on how we can register itong pong mga individual na wala pong smartphones, wala pong internet connection sa kanilang lugar. Pero ma'am, yung ito pong gagawin natin sa mga walang internet, walang cellphone, definitely not tomorrow, hindi po ito bukas gagawin. Hindi po. Siguro po maglalaan kami ng mga dalawang Sabado muna para doon sa ating mga online. And then, from there, ngayon pala, pina-fine-tune na namin. So, kung ito po ay lumabas ngayong next week po, pwede na rin po naming ibaba. At syempre, i-inform po kayo regarding po dito. Inuuna lang po namin muna talaga yung may mga online registration and text confirmation. Pero just the same, hindi po namin pababayaan yung ating mga kababayan po na wala man lang talagang access sa internet at syempre po sa mga gadgets. Okay, kung wala na po dito, meron pong isang katanungan mula kay Sir John Manlabas ng RJTV sent through Viber. May bilang po ba kung ilan ang mga estudyanteng nakatanggap ng ayuda sa buong bansa noong Sabado? Uy, so kan po, yung amin pong last na information, nasa 70,000 na po ng mga estudyante yung nakatatanggap na po ng ayuda mula po sa DSWD, and we can say mga nasa around 160 million plus na po yan. Oh, safe to say mga 170 million plus na po yan. Ano po kung nasa 70,000 po yung ating mga estudyante na nakatatanggap po ng educational assistance since po nung simula natin ito noong August 20. Kasi I believe yung iba po kasi mga field offices, lalo na po yung may mga geographically isolated and disadvantaged area, may sarili rin po silang diskarte kung paano po sila mag-implement po ng kanilang payout na maaari pong hindi po kagaya ng dito po sa NCR o sa Region 4. Kasi po, iba nga po, mga isla-isla, mga isolated yung kanilang mga lugar. So, hinahayaan din po namin sila na magkaroon po ng kanilang process, ano, na akma po dun sa kanilang sitwasyon on the ground. Okay. Thank you, Asek. Another question po from Dempsey Reyes. Enough po ba yung tatlong payout centers sa NCR? Wouldn't that cause any crowding by the time I distribute bukas and on succeeding Saturdays? Same goes with each province since it was mentioned na parang two per provinces. Tama po ba? Opo. Meron po kasing mga provinces sa Sir Dempsey na mas marami pa. Mas marami pa po yung aming mga payout center. Ano? Halimbawa po yung Bulacan. Ilan ba? Apat po. Ano? So ito po, ito nga po ang kagandahan dito Sir Dempsey. Ano? Kasi po, dito po sa ginagawa nating nag-iintay kayo ng inyong text confirmation, kami po sa DSWD na-anticipate na rin po namin yung dami ng ini-expect namin na darating. Yung pong kagandahan dito, kaya kung wala po talagang mag-walk-in, you're very sure, ano po,
na kayang-kaya naming i-manage po yung sitwasyon. Kasi ito po yung nilaan naming mga payout centers, ano po, para nga po, kasi yun ho yung na-estimate namin na dami ng taong darating dun sa mga areas na yan at in-expect namin na kaya namin i-accommodate dyan po sa mga tinalaga naming payout centers. May additional response po kayo, Ma'am Irene? Okay na. Okay, so meron pa po bang question dito or wala na po? Okay, since wala na po, hingan po natin ng huling mensahe ang ating mga speakers po ngayon. Okay. Asik Rommel? Si Asik Irene muna. Una-una, muli nagpapasalamat po tayo sa ating mga kaibigan sa media sa pagtulong po sa DSWD sa pagpapaliwanag sa ating mga clients o beneficiaries ukol nga po dito sa implementation ng ating educational assistance. Kami rin po ay humihiling ng inyong tulong upang nga pong mahikayat natin ang ating mga kababayan na yun lamang pong may text confirmation ang pumunta po doon sa ating mga payout sites upang maiwasan po yung pagsisiksikan. Ina-assure naman po ng ating departamento na lahat naman po kayo na nag-submit ng online application ay makikater po ng ating ahensya. Pangalawa po, gusto pong banggitin ng DSWD that we value our enduring partnership with the provincial local government units, the city local government units, the municipal local government units, gayon din po yung ating enduring partnership with the national government agencies. Yung pong ating mga local social welfare development officers, yung mga LCEs, gayon din po yung ating mga partners from the Department of Education, yung ating pong mga teachers. And of course, we put premium on the collective wisdom of everyone, of all our partners, sa ating pong aim na mabigyan ng appropriate and necessary assistance yung pong ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Kung kaya nga po, patuloy at puspusan yung ating pasasalamat po sa kanilang lahat sa pagsuporta sa DSWD. At asahan nyo po na ipagpapatuloy natin yung isinasagawa nating koordinasyon po sa kanila para nga po mas matiyak natin na magiging efficient, effective ito pong pamamahagi ng tulong sa ating pong mga kababayan. Muli, maraming salamat po.